Okay, good day, student. Welcome back to the discussions of life and works of Rizal. Okay, so this video is part 2, the continuations of our discussion in part 1. So, in our part 1, natapos tayo sa statement na nilabas ng Philippine Hierarchy of Catholic Church na pinirmahan, nilagdaan ni Father Rufino noong April 21, 1956. Okay? So, meron pang isang organization na against din sa pagpasa ng Rizal Bill, which is itong CAM natin or the Catholic Actions of Manila. So, sila yung principal organizations na nag-initiate ng campaign against the bills. Okay? Its two attempts were to release articles of resistance daily instead of weekly by using Sentinel. Ano kaya yung Sentinel na to, no? So, ito yung, kumbaga, parang dyaryo, ayan. So, instead daw na weekly yung paglalabas ng Sentinel papers na yon, ginawa nilang daily. Na kung saan yung nilalaman ng Sentinel sa papers na yon is hinihikayat nila yung mga, ayan, hinihikayat nila yung mga Catholics na sumulat sa mga senators at congressman natin para ibasura yung pagpasa ng Rizal Bill. Okay? And then, sa pagtitipon nila, sabi ni Father Jesus Cabana, no, he is a speaker on the symposium organized by CAM. Okay, so according to him, the Noli and El Fili belong to the past and it will be harmful to read them because they presented a false picture of conditions in the country of that time. Noli Mitangire is an attack on the clergy and its object was to put to ridicule in the Catholic faith. The novel was not really patriotic because out of 333 pages, only 25 contained patriotic passage, while 120 were devoted to anti-Catholic attack. Okay, so that is according to Father Jose Cabana. Okay, biruin nyo, no, binilang nila talaga or inaral talaga nila yung isinulat ni Jose Rizal. Sabi nila na sa 300 pages na isinulat ni Rizal, 25 lamang ang nagko-contain na patriotic passage, no? And then yung 120 pages is puro against na or anti-Catholic na, no? Yung mga isinulat daw ni Rizal, okay? And then puntahan na tayo dito sa the pro and the anti natin. Okay, so in April 23, 1956, debate on Senate Bill number 438 started. Okay, so take note ha yung mga dates natin. On April 3, ayan, nagsimula ang i-file yung ating Senate Bill sa committee sa Senate Committee. And then on April 17, nagsimula ang sponsoran ni Jose P. Laurel yung Rizal Bill. And then April 21, naglabas ng statement yung Philippine. Hierarchy 1956. Since na-debate yan, ayan, meron syempre dyan mga pro and anti. So yung pinaka, yung mga pro natin dyan, syempre yung author ng Rizal Bill na yan, which is si Claro M. Recto. Siya po yung ating author ng Rizal Bill, na kung saan kaya siya kinilala bilang Father of Rizal Law. Okay? And then, ang kasama niya dyan ay si Jose P. Laurel, na kung saan nga, di ba, siya yung nag-sponsored ng bill na yan, si Jose P. Laurel. And then yung mga hindi pumabor, ayan, sa pagpasa ng bill, yung mga anti-Rizal natin ay sila Senador Mariano J. Cuenco, ayan, Francisco Soc Rodrigo, at saka si Decoroso Rosales. Okay, so Decoroso yan na, typo error lang po, ayan. Decoroso Rosales. So sila yung mga anti-Rizal natin na mga senador. Sila yung tatlo na hindi pumabor sa pagpasa ng bill. Okay,
So punta tayo dito kung sa mga pros muna tayo. Claro M. Recto argued that under the police power and the Article 14, Section 5 of the 1935 Constitution, the state could be required the reading of Noli Metangere and El Filibusterismo. The proposed bill was envisioned to foster understanding and appreciation of Rizal types as well as his role in exposing Spanish tyranny in the Philippines. Okay, so sabi rito ni Senador Recto, no, na yung Rizal Bill daw is constitutionally, okay, constitutional siya, na kung saan pasok yon sa sinasabi ng Article 14, Section 5 ng 1935 Constitutions. Okay, pinaglaban talaga ni Recto, Senador Recto, yung pagpasa ng Rizal Bill, no? Okay, ito pa yung kanyang statement ni Senador Claro M. Recto. Rizal did not pretend to teach religion. When he wrote those books, he aimed at inculcating civic consciousness in the Filipinos, national dignity, personal pride, and patriotism in references were made by him in the course of his narration to certain religious and behavior of offering minister of the church. It was because he portrayed faithfully the general situation in the Philippines as it then existed. Okay, so dito daw hindi naman daw talaga inaano ni Rizal yung pagsasalungat sa religion, no? Kasi dito isinulat lamang daw ni Rizal kung ano talaga yung mga nangyari. Ayan, mga pangkalahatang nangyari during that time. Okay? Kung ano talaga yung mga sitwasyon nung time na yon. Kaya niya naisulat yung mga novels niya. Okay? And then, additionally, but while he criticized and ridiculed the unworthy behavior of certain minister of the church, he made exceptions in favor of the worthy ones, okay? Like the Dominican friar, Padre Fernandez, and the virtuous native priest, Padre Florentino, and as well as the Jesuit in general. Okay, so sabi rito ni Senator Recto, although na tinutulig sa ni Rizal yung religion ng Catholic before, ayan, kasi nga meron talagang nangyayari na hindi maganda during that time na pang-aabuso ng mga padre during that time. Okay, pero hindi naman daw niya nila lahat. Okay, sa katunayan meron pa rin talagang mga pare na tapat sa kanilang tungkulin, katulad nga ng mga Dominican priors natin, sila Padre Fernandez and Padre Florentino at yung mga Jesuita natin. Okay, so ayon sinabi ni Senator Claro Recto. Okay, syempre debate yun, no? Ayan, so ito yung sagot naman ni Senator Francisco Rodrigo. A vast majority of our people are at the same time Catholic and Filipino citizens. As such, they have two great loves, their country and their faith. These two loves are not conflicting loves. They are harmonious affections, like the love for his father and for his mother. This is the basis of stand. Let us not create conflict between nationalism and religion, between the government and the church. Okay, so kumbaga dito na sinasabi rito ni Senador Rodrigo, no, wag daw natin bigyan ng lamat yung relations between religion and government. Okay, kumbaga dapat magkaroon sila ng magkasundo. Okay, hindi magkakaroon ng lamat kasi nga magkakaroon na ng conflict, no? Ayan, sa isa't isa yung religious and ating government. Okay, so dapat daw sabi ni Senador Recto is maging harmonious tayo sa magiging decisions natin.
Okay. Next, House Bill 5561, the pros and the anti. So kanina ang kinatopic natin is Senate Bill. Okay? So Senate Bill number 438. Ngayon naman po is House Bill 5561. So 'di ba sa legislative branch ng ating government, we have two chambers, which is yung Senate and House Representatives natin. So therefore, kailangan din nilang gumawa ng isang bill yung ating mga House Representatives. So tinawag nga nila yon na House Bill 5561. Okay, so yung mga pros natin dyan, pinangunahan yan and in-sponsoran ni Jacobo Gonzales. Ayan, unahin na natin. And then si Emilio Cortez, Mario Bengson, Joaquin R. Roses, and Rancap Lagumbay. Yung mga anti House Bill naman sila Ramon Durano, Jose Nugid, Marciano Lim, Manuel Sosa, Lucas Paredes, Godofredo Ramos, Miguel Cuenco, Carmen de Consing, and Tecla San Andres Siga. Okay? So sila yung mga pros and antis natin. Okay, so on May 9, 1956, a sudden turn of event happened. It became apparent that Jose P. Laurel was willing to enter into compromise with those who opposed the bill. Okay, so sa nung May 9 daw is nagkaroon ng amendment. Okay, since maraming nga daw against, ayan, tumutuligsa sa pagpasa ng Rizal Bill, nagkaroon ng amendment, okay, substitutions, ayan, amendment by substitutions, okay? So, sabi rito, ang pinalit sa, ayan, pag sinabi natin kasing substitution, ano pa rin siya, Senate Bill number 438 pa rin siya. Yun nga lang, merong amendment, may mga pagbabago sa nilalaman ng bill na yon. Okay, so ito na ngayon, an act to include in the curricula of all public and private school, colleges, and university courses on the life, works, and writings of Jose Rizal, particularly his novels, No Limitangere and El Filibusterismo, authorizing the printing and distribution thereof and for other purposes. Okay, so ito yung naging amendment ng Senate Bill. Okay, na kung saan ang mga reason ng or nilalaman ng bill na yon, ayan, una, today more than any other period of our history, there is a need for a dedication to the ideals of freedom and nationalism for which our heroes live and died. Okay. And then pangalawa, it is meet that in honoring them, particularly the national hero and patriot Jose Rizal, we remember with special fondness and devotion their lives and works that have shaped the national character. Yung pangatlo, ayan, the life, works, and writing of Jose Rizal, particularly his novel No Limitangere and El Filibusterismo, are a constant and inspiring source of patriotism with which the minds of the youth, especially during their formative and decisive years in schools, should be suffused. Okay, and then yung pang last ay all educational institutions are under the supervision of and subject to regulations by the state, and all schools are enjoined to develop moral character, personal discipline, civic conscience, and to teach the duties of citizenship. As you can see, class, dito sa panghuling part, makikita natin dito yung course objectives natin na na-discuss natin last meeting. No? Kasi nga, yung batas na ito, is ito ang kanyang layunin talaga. Okay? Yung ma-develop yung moral character natin, personal discipline, civic conscience, and to teach the duties of citizenship. Okay, so tingnan natin yung pagkakaiba ng original bill and then amendment
ng amendment titles, okay? So sa una, sabi dito, an act to make no limitanghere and el filibusterismo compulsory reading material in all public and private colleges and universities and for other purposes. So may word talaga na compulsory, okay? And then focuses lang siya sa Noli and El Fili. Okay. Yung amendment naman, sabi na rito, an act to include in the curricula of all public and private school, colleges and university courses on the life, works and writing of Jose Rizal, particularly his novels No Limitanghere and El Filibusterismo, authorizing the printing and distributions thereof and for other purposes. Okay, kung mapapansin ninyo sa amendment na no, nawala yung words na compulsory. Okay, so mamaya malalaman natin kung bakit nawala yan and then kung ano yung magiging effects. Okay, so dito sa amendment niya, parang ang nangyari dito, sinunod ni Jose P. Laurel yung kagustuhan ng ating Catholic regions, no? 'Di ba sabi nga ng ating Catholic regions sa kanilang statement na pinirmahan ni Father Rufino, no, na bakit ano, bakit sa No Limitanghere pa magpo-focus or sa El Fili? Eh marami naman daw sinulat si Rizal, no? Bakit hindi na lang doon mag-focus? Okay? So ayan, therefore ayan ang sinabi dito, hindi lang Noli and El Fili yung ipapabasa sa mga school, colleges and public or private man yan, universities, no? Ayan. Kundi dito sa bagong title natin is kailangan na daw malaman yung buhay, gawa at mga isinulat ni Jose Rizal. Okay? So ano pa rin yung Jose, yung ano, El Fili and Noli, no? Particularly lang nga lang, no? Okay? So yung other parts nga lang ng isinulat niyang Noli and El Fili Busterismo. Okay? Okay, Senator Laurel explained that the eliminated inexplain ni Senator Laurel kung bakit pinalitan or inamend yung bill, no? So sabi niya, ayan nga, after consulting his religion conscience as a member of the church. Siyempre, 'di ba, parang na-consensya rin siya. Siyempre si Senator is isa rin pong Catholic. Catholic din po ang kanyang region, no? Okay, if Rizal was a hero and on that there could be no debate. If Rizal is national hero, this book that he was written, whenever read, must be read in the unexpurgated original form. Okay, so dapat daw babasahin, ipapabasa yung mga isinulat ni Rizal ng walang bias, okay? So dapat ipapabasa natin 'yon na kung ano yung original na isinulat ni Rizal, okay? Walang bawas, walang dagdag, no? Walang malaking pagbabago. Kung isasalin man natin 'to sa salitang or sa wika natin, 'di ba? So dapat yung pinakamalapit na kahulugan doon sa isinulat ni Rizal, okay? Okay, so therefore, Senator Premisias proposed the inclusion of this amendment to the amendment, no? So nag-propose si Senator Premisias ng the board shall promulgate rules and regulations providing for the exemption of student for reasons of religious belief stated in a sworn written statement. Sabi dito ni Senator Premisia, okay, yung mga estudyante na hindi susunod sa pagbabasa ayan ng mga isinulat ni Rizal, dapat daw magkaroon ng sworn written statement. Okay? So hindi sila pwedeng hindi nila pwedeng basahin yung mga isinulat ni Rizal, marahil nga is against sa kanilang paniniwala, no? Pero kailangan nilang gumawa ng sworn written statement. Okay? So therefore, itong sinabi ni Senator Premisia is na itong proposal niya ayan in-include diyan sa section 1 paragraph 2 of this bill. Okay, Senator Laurel
substitute bill was approved unanimously and on second reading on May 12, 1956. Okay, so ayan, kumbaga dito is okay na, kumbaga since na si Senator Laurel inamend niya na, binago niya na yung Rizal bill natin, no? Kumbaga naging pabor na sa lahat ng mga senators. Okay, so pabor na noong second reading ng May 12, 1956. So okay na yung sa Rizal bill natin, no, or sa Senate natin. Punta ulit tayo sa House Bill 5561, no. The solution of the impasse by Senator Laurel was deemed acceptable by members of the House Representatives. Okay, yung amendment daw na ginawa ni Senator Jose Laurel is tinanggap daw. Ayan, tinanggap agad ng ating mga congressman. Okay? Or House of Representatives, no? On May 14, 1956, Congressman Tolentino, the House Majority Floor Leader, sponsored an amendment by substitutions like the one proposed by Senator Laurel. Okay, so itong si, ano naman, Congressman Tolentino, siya naman daw yung nag-sponsor for the amendment of the House Bill, no? Na kung saan is copy-paste lang din ng ginawa ng ni Senator Laurel, okay, ng ating Senate Bill. Okay, although there were minor dissents, 51 congressmen approved the bill on second reading on the same day. Okay, so kahit may mga nag-a-argue pa rin, no, meron pa rin talaga, marami pa rin talaga, or 51 sa mga congressmen ang nag-approve, no, sa pangalawang pagbasa ng bill. Okay, so pero hindi naging madali yan, no. Ayan, itong sa House bills natin, punta tayo sa anti-climax. Okay, kung ano yung mga naging hassle ng pagpasa ng bill na to. Okay, just as how the deliberations in the both chambers, ayun nga, yung both chambers natin sa Senate and Congress, ayan, chambers of Congress were intense, its anti-climax was dramatic as well. Okay, kung gaano daw ka hassle yung pagpasa ng bill, ayan, mas naging ano pa, mas intense pa daw doon sa mga ano natin, para sa ating mga kongresista, no. Representatives need to pass the bill as soon as possible because the Congress was to adjourn indefinitely. Okay, so balik muna tayo dito sa bullet 1, no. Sabi din dito pala sa bullet 1 natin, no, na mas naging maganda yung debate sa chambers ng ating House Representatives, unlike doon sa debate ng Senate bills natin. Okay, to the point na sa House Representatives debates, ayan, meron pang kamuntikang magsuntukan. Yung nga lang, hindi siya masyadong na highlights ng ating press, kasi ang binigyan pansin talaga or tuon ng ating mga press ay yung sa Senate debates natin or sa Senate bills natin. Okay, so let's move on to the second bullet. Representatives need to pass the bill as soon as possible because the Congress was to adjourn indefinitely or adjourn sine die. Okay, so dito sa second bullet natin, kailangan daw agad na yung bill na ito is matapos, kasi nga daw yung mga representatives natin, mga congressista natin, is once na natapos na yung meeting, hindi na nila alam kung kailan ulit sila magmi-meet dahil sa sobrang busy nga nila. Okay, kaya nahihirapan sila kung kailan ulit sila o magkikita-kita. Okay, since the president did not certify the bill as urgent, it must undergo the rigors of the constitutional process. Okay, so dito nga, since daw yung ating president hindi niya to minark as urgent. So kasi pag urgent, automatic yan,
binabypass niya yung proseso, yung constitutional process kung paano ipasa ang isang batas. Okay? So hindi siya pinirmahan ni President magsaysay before as an urgent. So therefore, yung Rizal bill natin is dumaan pa rin to due process or constitutional process natin, no? So first, printed copies of the bill must be distributed among the members of the House at least 3 calendar days before its final approval. Okay? Through the help of Congressman Gonzales, ayan yung ating nag-sponsor sa House Bill, sa House Bill natin, no? Speaker Laurel managed to pull some string to at the Bureau of Printing. Okay? So kung mapapansin nyo, class, meron tayong tinatawag dito na si Senator Jose P. Laurel and Speaker Jose B. Laurel Jr. Okay? So, eto magkaiba sila, ha? Eto kasi si Jose B. Laurel Jr. natin, siya ang House Speaker representative during that time. Okay? And then si Jose P. Laurel naman po ay Senado natin. Okay, he made an instruction not to destroy the printing molds of Senator Laurel's substitute bills. Okay, so dito sa tulong nga daw ng ating Congressista Gonzales, kumbaga lumapit sila sa Bureau of Printing na kung saan inutusan nila na wag na daw sirain yung printing molds na ginamit ni Jose Laurel nung nag-amend siya ng Rizal bill. Okay? So before kasi wala naman diyang Microsoft Words, no? So kumbaga diyan is press printing pa talaga yung nangyayari, no? Okay, so pag sinura yung printing molds doon, mahihirapan na naman sila, matatagalan, no? Paano nila mamimit yung 3 calendar days na ibinigay sa kanila, di ba? Okay, so kailangan daw wag daw yung masisira para mamit nila yung kanilang due date, no? While Senate was still deliberating Senate Bill 438 for its third reading, okay, for third reading, copies of HB 5561 were distributed among the members of the House Representatives. Okay, while HB 5561 was being deliberated on its second reading, Speaker Laurel made sure that no insertions of amendments may be made in other to avoid its reprinting and redistribution. Kumbaga dito sinasabi, no, na hinaharang na agad ni Speaker Laurel yung mga may plano na i-amend pa daw yung batas. Kasi nga, napakahirap ng kanilang sitwasyon, no? Kumbaga, mag-ano naman sila, mag-i-imprinta na naman sila ng panibag, or gagawa na naman sila ng printing mold, di ba? Napakahirap during that time, no? Imagine, wala pang Microsoft Word during that time. Okay? So, Senate Bill 438 was accepted as it is. So, dito is kinaka-copy-paste lang talaga ng ating House Bill, yung SB 438 natin. Kung ano yung nilabas ng ating SB 438, pati yung mga amendments nila, kinaka-copy-paste lang nila. Okay? Kahit yung mga punctuation mark, mga tuldo, copy-paste lahat po. Okay? Speaker Laurel did not let adjournment of the House not until the bill could be approved. Kumbaga dito, binrasyo na talaga ni Speaker Laurel, no, yung ating mga kongresista, na hindi daw sila uuwi, parang ganun, or hindi matatapos itong ano, hanggat hindi napapasa or na-approve itong bill na ito. Okay? And then, Senate Bill 438 was approved on its third reading with 23 senators in favor. At isa lang po ang absent. Okay, so yung Senate Bill natin sa third reading, approved na. Lahat sumaproved, no? And then yung isa, hindi naka-attend, absent. While yung House Bill 5561 was approved on its third reading naman with 71 representatives favor, 6 yung nag-object, 2 yung nag-abstained, and 17 yung nag-absent. So ang daming absent, di ba? Kasi nga, mga busy rin sila sa kanilang mga bayan. Okay. So, kaya ngayon, meron na tayong batas na RA 1425. So, na-approve po yan or na-pirmahan ni President
Ramon Magsaysay noong June 12, 1956. Okay, kaya ngayon, kung natatanong nyo sa sarili nyo, bakit kami may subject na Rizal? Accounting kami, bakit kami may subject na Rizal? Engineering kami, bakit kami may subject na Rizal? Criminology kami, di ba? Kasi nga po, dahil sa batas na ito, which is Republic Act 1425, na kung saan kailangan ipabasa, ituro sa mga estudyante ng public, private colleges and universities yung life, works, and writings of Rizal's. Okay? So, ito po yung ating mga references. Ayan, salamat sa ating references. Okay, and I think that's the end of our discussion. So, I hope na meron kayong natutunan dito sa ating Unit 1. Okay, the passage of Rizal Law. Okay, on our next recorded, we will going to discuss the Unit 2. Okay, so thank you and God bless all.